Mr. Bot, kung ano natatandaan nyo, marami lumalabas sa social media ngayon na dito sa Isabela at Cagayan, ano, na lubog sa baha. Oh. At medyo kami po at ating reporter na dito si, ano, alam ko po ako, ako at yung isa kong kaibigan, no, na reporter from other station, we travel dito sa Cagayan. And tomorrow, tutulak po kami na Isabela to check ano kung totoo yung mga nakukuha nating reports regarding sa paglubog nitong baha dito sa buong bayan ng Cagayan. Ang masasabi ko po dyan ay totoo po at halos po lahat ng bayan dito sa Cagayan ay lubog sa baha dahil sa dalawang araw na patuloy na pag-ulan. At ngayon po, wala po silang kuryente ngayon. Nasa labas nga lang po ako at tumatawag po dito sa ating istasyon para po i-report, no? Ba't hindi babahain yung Cagayan tsaka yung Isabela? Eh ano okay. Kinalbo na lahat yung bundok dyan. Yes! Eh. Actually, yun po ang katotohanan, no? Upon checking, no? We were, ano, nag-ocular kami kanina. We noticed, no, na talagang almost kalbo na po ang karamihan ng mga bundok dito. At the same time, nagkalat po ang troso during nung nag-flash flood. No? At kumalat po ang troso sa kalsada. At the same time, may mga lugar, no, na isinara. Lalo na yung kahapon, no, sinara ang tulay ng Cagayan na bridge, no, patungong Isabela. At walang possible na sasakyan kahit light vehicles patungo ng Isabela o Tubigaraw. Yan, boss. At sa ngayon, ang tubig po sa iba't ibang lugar ay lagpas tao at the same time. Pero yung dito po sa malapit po sa airport na sa kinalalagyan po namin dito sa Cagayan, ay may mga lugar po dito na hanggang tuhod, meron hanggang bewang. Depende po kung ay pababa. Meron pa po isang eskwelahan dito na lagpas din tao ang nilubog ng eskwelahan ng ano, eskwelahan dito sa May Cagayan. Mm. Boss, at bukas tutulak kami sa Isabela para alamin yung mga lugar, no, na pwede namin tingnan at masaksihan dito sa Isabela kung ano yung mga lugar na lubog din sa baha kasi may mga nakuha rin kami reports para mga social media, no, na lubog nga daw sa baha itong lugar ng Isabela. Pero in a way, no, itong sa Cagayan, totoo po, ito lang airport lang po ang usually na hindi po ganun kalalim ang baha, but the rest of Cagayan at Tubigaraw ay lubog po talaga sa baha. Oo, kakatakot yan, ha? Isipin mo, yun, ngayon lang nangyari yan, ha? Hindi naman, malakas ba ulan? Hindi po. Actually, wala pong bagyo rito. Monsoon rain lang po ito. Hanging habagat lang po ang nagdala ng dulot ng ulan dito po sa lugar ng Cagayan at Isabela. Flash flood yan. Flash flood na yan, no? Oo, flash flood. At umapo po ang ilog. At kasabay na rin po ang pagbibitaw ng tubig sa dam. Oo. Kasi po dalawang araw na walang tigil ang ulan. At dire-diretso po at kaya po nawala ng mga kuryente dahil nga po sa pagtaas ng tubig. Eh paano? Wala rin tigil na ginahasa yung mga bundok dyan eh. Di ba? Yeah, tama po. Ilang dekada yan, no? Mga kaibigan. Opo, nakakalungkot ang katotohanan. No? Gusto nga sana magpadala ng mga kuha natin kanina, no? Para makita ng ating mga kababayan dyan sa Maynila ang actual, no? Na itsura itong Cagayan at the same time. So, naging po nasa Cagayan, nasa Cagayan ka ngayon, Mike? Opo po, opo. Saan lugar? Sa Cagayan? Tagudero Airport po, malapit po. Dito na kami nag-stay kasi wala na pong ibang lugar na may istayan na hindi lubog sa baha. Sa Tagudero, oo. Oo. Yung ba alam eh, ay tagariyan ng father ko. Oo. Sa Tagudero. Sa Tagudero. Yun naman tatay ng mother ko is from Solana. Malapit lang sa Tagudero yun. At sabi nga ng mga pulis dito, boss, no, halos dalawang araw na silang walang tulog kaka-rescue sa mga kababayan nila. At tinadala nito dito sa lugar ng Tagudero para po mabigyan sila ng mga pagkain o paunang lunas. But so far, no, wala pa naman na iulat na casualty kasi marami pa po silang lugar na hindi mapuntahan dahil sa lalim ng baha. Ayan lang po muna, sir. At bukas, magre-report po ulit tayo para po ma-update natin mga kababayan natin dito sa
ano no, DZRJ at siyempre tutulak po tayo bukas ng umaga pa ka Isabela no, kasi po ngayong gabi ay nagpatuloy na naman po ang pag-ulan, kaya bukas po I think makakabiyahe na kami papuntang Isabela. Okay. Malaking bagay yan, yung report na yan, Mike, ano? Opo. Nandiyan ka ngayon eh, hindi ba? Opo, kasi po maraming lumabas nga po na larawan, no? Na we're thinking na ba't walang lumalabas na news po sa mga malalaking network. Kung ito po ay totoo, hindi. Pero ngayon po, na-verify na po namin, totoo po, na halos po lahat ng lugar dito sa Cagayan ay lubog sa tubig. Pati Isabela. Yes, oh, may mga lugar po sa Isabela. So far, hindi pa namin alam ano yung mga bahay na yun na pupuntahan namin. Pero we heard may mga 6 hanggang 7 bayan po daw sa Isabela ang lubog sa baha. Eh, yung lugar nga ni ano eh, ni natalong senatorial candidate Freddy Aguilar eh, lubog sa baha. Lubog sa baha? Yung Santo Tomas. Taga Santo Tomas yan eh. Ah, taga Santo Tomas po ba? Isabela. At sana nga po, yung mga kababayan natin dito, maski rin sila, hindi po nila ina-expect na gano'n na mangyayari, kasi po, alam niyo po nila, ang bagyo ay nasa Central Luzon at Visayas. Kaya, hindi sila, yung iba hindi nag-evacuate, no? Dahil ito, alam nila yung ulan lang. Pero nagulat po sila ay wala pong tigil ng ulan ng 2 araw. Dire-diretso. Kasama na plus plug dyan, sigurado yun. Opo, kaya po at lumubog na. Anyway, boss, maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa akin na pagkakataon na maipahayag itong mga nataksiyan natin dito, no? Cagayan. At bukas, tutulak po tayo na Isabela para mag-report naman po sa nagaganap doon. Okay, maraming salamat din sa iyo, Mike Francisco. Opo. Wala mga kaibigan, yan po report, mabuti, naiulat niya rin dito kasi maraming hindi nakakaalam niya yung nangyayari ngayon, ano, dyan sa Cagayan. Alam niyo naman yung Isabela, especially, no, yan eh, talagang ano yan eh, lintik na gahasa ang ginawa dyan, maging yung panahon ni Cory, ha, panahon ni dating Pangulong Marcos, maraming nagsamantala dyan eh, tanong niyo kay Juan Ponce Enrile.